Caloga. Supplier umano ng party drugs sa Metro Manila ang napatay na target. Nakatakip ng dyaryo ang bangkay ng isang lalaki sa East Rembo. Terorismo. Nasa lakay ng militar ang isang kuta ng mga lokal na terorista sa Lanao. Sinalakay ng isang paksyon ng Moro National Liberation. Malaking porsyento ng krimen ay may kaugnayan o resulta ng bawal na droga. Pamilyang Pilipino ay nasisira. Kabataan ay naliligaw ng landas. Kalusugan at kinabukasan ay nalalagay sa malaking peligro. Epekto ng terorismo ay pinsalang lubos na mapanira. Buhay na nasasayang ay mga inosenteng bumubuhay ng pamilya. Mga kabataang nagsusumikap para sa mga pangarap. Kasiraan at kaguluhan hatid ng terorismo ay pagwasak sa daloy ng kaunlaran ng pamayanan. Perwisyong bawal na droga at terorismo, peligro sa kapakanan at kinabukasan ng mga kabataan. Ito ang inspirasyon ng inyong pambansang pulisya sa programang Kabataan Kontra Droga at Terorismo o KKDOT. Layunin nito ay tulungan ang mga individual at iba't ibang organisasyon ng kabataan sa kanilang adhikain at advokasya upang labanan ang bawal na droga at pigilan ang terorismo. Ilang taon pa lamang ang nakalilipas mula nang itinatag ang KKDOT. Libo-libong mga kabataan at maraming organisasyon ng kabataan na ang sumali at sumuporta sa programa. Sa pamamagitan din ng KKDOT, ilang bagong organisasyon ng mga kabataan ang nabuo. Hangad ng inyong kapulisan na tulungan at palakasin ang kakayahan ng mga kabataan at mga organisasyon upang palakasin ang kani-kanilang advokasya upang labanan at pigilan ang salot na droga at terorismo. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pulisya at mga miyembro ng KKDOT, at iba pang mga organisasyong pangkabataan, iba't ibang aktibidad ang nagagawa upang palaganapin ang kaalaman at kakayahan ng mga kabataang maiwasan ang mga bawal na droga at mapalakas ang kanilang mga nagkakaisang tinig upang terorismo ay mapigilan. Ang Kabataan Kontra Droga at Terorismo ay programang itinataguyod ng inyong pambansang pulisya. Ay nagsimulang buhayin sa Barangay Fort Barton sa August 2019. Nagsimulang maging aktibo ang KKDOT Fort Barton Chapter nung nagkaroon ng sining bayanihan sa panahon ng Kapaskuhan taong 2020 dahil ang kompetisyon na ito ay nagdalayong ipakita ang bawat talento ng bawat kabataan. Dahil sa kompetisyon na ito, dito nabuo ang samahan ng Kabataan Kontra Droga at Terorismo. Hanggang sa nagsunod-sunod na mga activity ng KKDOT kasama ang 3rd Platoon, 2nd Provincial Moral Force Company. Hanggang ngayon, nagpatuloy pa rin ang cooperation namin sa komunidad na tumutulong at nagmamalasakit sa ating barangay. Magkaisa tayo! Bye.
daw. Isang kabataan na nakikipagbayanihan kasapi ng gobyerno at hindi ng terorismo. Bayanihan na yung sama-samang pagtutulungan para sa ikakaunlad ng ating pamayanan. Nagbago man ang panahon, ngunit hindi ang ating tradisyon na kahit hindi man sagana ang Pinoy sa edukasyon, ngunit sagana naman ang Pinoy sa matataas na ambisyon. Kabataan, pag-asa ng bayan, iwasan ang inuman sa tambayan. Tayo ang susi sa nakasarang kinabukasan upang di matalikuran ang pangarap at di ito. Isang bansang malaya na binubuo ng higit kumulang 7,641 kapuluan. Pilipinas, isang tanyag na ipinagmamalaking bansa dahil sa magagandang isla na dinarayo ng mga dayuhang turista. Pasig River na dating tambak ng basura, ngayon ay malinis na, walang basurang nakalutang inaagos sa duming sa tao rin ang galing. Ang galing, lakas magreklamong sa kalat na sa kanila rin naman mismo nang galing. Manila Bay na isa rin na mga puno ng mga halo-halong basura, plastic bote at kung ano-ano pa, wari ngayon naging pasyalan na itim.